Hello guys! Magandang araw! Welcome to ENM Hermoso Channel. Ako po si Elmer Hermoso. Nandito po tayo ngayon para po mag-unboxing itong ating MXQ TV Box. Susubukan natin kung maganda po itong ating MXQ TV Box. Kasi kung mapapansin nyo, itong aming TV, smart TV naman yan. Ang problema lang dyan is sobrang baba ng RAM yan. Kaya pag nag-click ka dyan ng isang video, try natin, kiklik tayo ng isang video, ay maghihintay ka po ng siguro po mga 15 minutes ba bago po mag-open yung video dyan. Kaya napakasama po at napakatagal. So yan po, try natin maglagay na ng TV box. So buksan po natin. Ito po, ilalagay ko po yung link dyan po sa description. Pagka po okay, ito pong ating nabili. Para po kung bibili po kayo, edi doon na rin po kayo bumili. Ito po ay napakabilis dumating. 2 araw laang simula po nung aming in-order. Guys, bago ka lang sa aking channel, please po, huwag po kalimutan mag-subscribe at pakiclick ang notification bell para updated po kayo sa na-upload kong videos, tutorial at mga unboxing dito po sa aking YouTube channel. So ito po ang in-order natin. Meron po siyang kasamang mini keyboard. Ayan. Isa natin si mini keyboard. Ayan, mini keyboard. Ganito. Ayan. Hindi na tayo mahihirapan magpindot-pindot ngayon. Ayan. Ito po'y kasama na sa package niya at kasama na sa presyo niya. And then, ito na ngayon ating TV box. Android TV box, multimedia gateway, internet TV, TV box, MXQ Pro, 5G, 4K. Okay? CPU 64-bit, CPU 4-core, 4K UCD. So, open lang natin mga kaibig. Dito na tayo nag-vlog sa tabi ng TV para tingnan nyo po ang ating TV. Hanggang ngayon, di pa rin naglo-loading. Ayan, nagbukas na. Tingnan natin kung tutuloy. Ayun, tumuloy siya. First time. Ganun po siya katagal bago po kayo makapanood. Maghihintay po kayo ng ilang minuto. I-try natin kung maganda ito. Ito na ang ating TV box. And then, dito sa loob, makikita natin ay itong kanyang mga cable at saka yung kanyang remote control at saka itong kanyang mga pansaksak sa HDMI, and then ito yung kanyang power cable. Meron na siyang kasamang manual. Okay, buksan na natin at atin ang ikabit. Tanggalin natin ang balot kasi hindi natin may isaksak. Ito po ang saksakan ng ating power. 5 volts po siya. Ayan. Power. And then, ito yung ating HDMI cable. Ayan. Meron po siyang plastic sa dulo. Tanggalin natin. Okay. HDMI. Ito po siya. Ayan. Okay. Saksak na natin. Yung isa. Ayan. Mamaya na natin siya iayos ng pwesto para matesting lang natin. And then, itong isang HDMI, maghahanap kayo ng saksakan sa TV nyo ng HDMI. Dito po sa TV namin, meron po siyang saksakan, 2. So, isaksak lang natin doon sa isa. Try natin kung madedetect na. Tapos, saksak natin dito sa ilalim. May saksakan po dito. Medyo madilim lang. Kap, 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 kap. So, yan guys. Naituso ko na. Hanapin nyo lang yung saksakan ng HDMI sa TV nyo. Nasa ilalim yan or nasa side, doon sa likod. Depende po kung anong TV po ang meron kayo. O, check natin yung remote niya, mga kaibigan. Ang remote control niya ay 2 AAA ang battery. Lagyan lang natin. So, yan. Nalagyan natin, mga kaibigan. Lagyan natin sa club para hindi mawala. Okay. Saksak na natin ang ating TV box. Dito tayo. Marami tayong saksakan dito. Saksak natin dyan. Okay. Makikita natin mga kaibigan, nagkaroon siya ng color blue. Ayan. Ngayon mga kaibigan, ito ang gawin natin. Punta tayo sa ating TV. Pindutin niyo yung source or kaya yung input. Dito sa aking remote ay source po yung nandito. Natin yun si source. Ayan, source. Source. Ayan. Okay, dito piliin natin yung ating HDMI 1. Tingnan natin kung dyan natin naisaksak. Hindi ko kasi makita yung likuran ng ating TV kung dyan nga natin naisaksak. Enter tayo. Ayan.
Nagbukas na yung ating TV box. So, mali ang date niya kasi January 1. Hanapin natin yung settings. And then, okay natin. Punta tayo sa network muna. Ayan. Tapos, connect muna natin sa mga available network sa ating bahay. Okay. Password. Try natin yung keyboard kung nagana. So, ayan guys. Ito yung ating keyboard. Ano? Ito ang ating pang-control dito sa ating TV box. Sa likod niya, may bukasan. Pag binuksan natin, makikita natin ang battery niya. Pang battery ng Nokia cellphone dati. Ano? Ganun yung battery niya. Tapos, ito yung USB. May kasama siya. Ito yung receiver. Sasaksak lang natin ito doon sa ating TV box. Natin. Okay. Alisin na natin yung plastic. Mapipilitan na tayo magtanggal ng plastic kasi hindi natin may isaksak yung ating USB. Sana okay naman yung nabili natin kasi nabubuhay naman. Dito tayo sa USB 1. Yan. Saksak na. Ngayon ay i-on natin itong ating keyboard. Yun, umilaw. Oh, ganda. May ilaw, dami. So, ngayon mga kaibigan, gumagana na siya. Oh, ito, pindot-pindot tayo dito. Ayan, oh. Pakita mo dun sa screen. Ayan. Ayan, gumagana na po siya ngayon. Ayan, hindi na tayo lalapit sa TV pag maglilipat. Meron na tayong ganito. Lagay ko lang yung password. Tapos ngayon mga kaibigan, ito pala. Ito. Parang ito yung touchpad dun sa ating laptop. Ayan, pakita mo dun sa screen. Ayan siya, oh. Ayan, oh. Gumagalaw-galaw. Ang galing. Okay. Magaling pala yun, no? Enter natin. Kasi yan na yung ating password. Yan. Connecting to aming Wi-Fi. Connected successfully. Okay. Meron na tayong Wi-Fi. Escape. Ayan. Escape yung pang-back. Tapos dito, tingnan yung mga apps na naka-install na dyan. Ayan. Ang mga naka-install na agad. Meron tayong YouTube, Netflix, at kung ano-ano pa rin yan, Google Chrome. Okay, dito tayo sa YouTube muna. Tingnan natin kung nagana. Okay. Ayan, nagbukas na yung ating YouTube, mga kaibigan. Ngayon, try natin mag-search dito sa dito para hindi tayo makapiright. Ito ang ating patutunogin, mga kaibigan. So, ayan, mga kaibigan, yan yung ating channel. At ngayon ay i-click natin yung mismong channel natin. Natin yung mga video at tayo mag-play ng isa kung mabilis po siyang mag-play. I-okay natin yan. Pag pinindot natin ganun, maglo-loading siya ng konti. Tapos skip ads natin. Malinaw naman siya. Ayun, tumalo na si Mami. So yan guys, ito na ang ating MXQ Pro 5G 4K. Malinaw po siya kung mataas yung quality ng i-upload nyo ay mataas po niya, i-play po yun. So hanggang dito na lang mga kaibigan. Kung gusto niyo po bumili po nitong ganitong klase ng TV box, lalagay po yung link dyan sa description. At please po, huwag po kalimutan mag-like and subscribe. Bye-bye!